Audio Jungle. Pillars to the PNP, while the pressure of manhunt operations for his arrest became more intense after the Integrated Bar of the Philippines denied his request for assistance. He is the subject of an alias warrant of arrest issued by Honorable Leody Apolinto of the 3rd Branch of Municipal Trial Court in Cities of Baguio City for alleged large-scale illegal recruitment and estafa. Advincula is now under our custody after the warrant of arrest was served. He will undergo booking procedure and debriefing prior to the return of the served warrant of arrest to the court of origin. We are allowing him the opportunity to be heard after all the adverse opinion that have been said of him. He has been duly advised of his constitutional rights against self-incrimination, and we will respect if he so decides to speak or not. Thank you and good morning. Thank you, sir. And so presenting to you, ladies and gentlemen, is the self-confessed Bicoy, who uploaded the Ang Totoong Narcolist. May questions kayo sa kanya? I think he is willing to answer your questions, of course. Kung, sir, yes, sir, the first question is coming from George Canute. Good morning, sir. Sir, unahin ko na yung chronology of events, sir. So how come he was able to be with the police? Paano po siya nakarating sa custody natin, sir? Kailan po nangyari yung he surrendered to us, particularly sa Northern Police District, yesterday. Yesterday afternoon. He heeded to our call na mag-surrender na lang siya. Siguro, he felt the pressure of the manhunt operations against him. So, I think yung kanya namang kaso is bailable eh. So he can always bail out anytime kung talagang gusto niya mag-piansa. So probably nakita niya na it's better for him to surrender rather than going to hide him. Sir, if you may ask me, bakit po ngayon sumubo, sir, kahapon? And probably, are you standing by with your Magandang umaga po. Ano po, siguro ko po, ito na yung totoong tawag ng konsensya po eh. Napakahirap po mabuhay sa kasinungalingan. Napakahirap mabuhay sa isang buhay na mayroong direktor, mayroong mga nag-direct, nag-script ng gagalawin mo at gagawin mo. Ang hirap po mabuhay ng ganun eh. Alam niyo po, nung nagsalita ako sa Integrated Bar of the Philippines, kung nandun man yung ibang mga media noon na nandun, nandito rin ngayon, kung mapansin niyo po, gumagal-gal-gal-gal nung salita ako kasi taliwas po sa loob ko yung sinasabi ko na binabasa ko sa script. Ang sakit po noon eh. Hindi po kaya ng... Opo, ex-convict ako. Dati, galing ako ng New Bilibid Prison. Nakulong ako sa Naga City District Jail. Galing ako ng Bureau of Correction. Pero hindi pa naman po ako gano'n na yung level na ng tao na napakasama na. Kahit pa paano po may konsensya pa rin ako. Hindi ko po kaya na panindigan yung mga scripted lang na kwento na ngayong talo na yung mga kandidato nila, nararamdaman ko unti-unti na akong nilalaglag. At ang kinatatakutan ko, baka sila pang mag-eliminate sa akin. Kinalauna. Dahil wala na akong silbi. Wala na akong silbi sa kanila. Sir, can you be more specific? Ano po, sino po yung mga tinuturo po yung paglalagay sa inyo? Sa inyo, director? Actually, after this press conference, kung maniniwala pa ang taong bayan sa akin,
although nasabi nga noon ni Senator Pampilio Lacson, zero credibility na ako, kung maniniwala pa ang taong bayan sa akin, after this, ang lahat ng nangyari sa ang totoong Narcolis, video episode 1 to video episode 5, yung na-record ko nung nasa isang kumbento ako, lahat yon pawang scripted. Lahat yon pawang kasinungalingan. Kasinungalingan kasi may plano yung kabilang kampo. Yung kabilang kampo, magpaputok ng isyo para ma-divert yung attention ng tao, papataas ng papataas ang rating ng administration candidate, samantalang walang pumapasok, particularly sa 8 diretso candidate. Kung may pumapasok man, magic 12, nasa 13, 14, pababa at dalawa lang. Nung una, nung ginagawa ang video presentation nito, actually hindi to sir, hindi po ito napakadali. 9 buwan pinagplanuhan kung paano gumawa ng ingay ngayong darating na halalan. At hindi lang yung sa akin na pagsasalita, ang plano para doon, maraming nauna. Katulad ng pagsalita ni Jojo Asierto na iniuugnay niya si Senator-elect Christopher Lawrence Bong Tisorogo sa isang Michael Yang. Kasama yon doon sa mga scripted ng grupo para umingay, para ma-divert yung tao, yung sambayanan sa talagang totoo na nangyayari sa bayan. At ito nga, yung paputok ng Kibikoy para ma-discredit si Senator-elect Bongo, yung iba pang mga sangkot doon na politiko, na wala naman talaga. Hindi totoo yun. Walang katotohanan lahat-lahat yun. At yun, pawang orchestrated lamang ng mga nasa kabilang party, which is the Liberal Party, under the handling of Senator Antonio Sani Trillanes IV. Hindi lang nakausap, ilang beses kami nagpupulong, nagpaplano upang isakatuparan ang Project Sodoma. Ang Project Sodoma ay isang proyekto para pabagsakin si Presidente Duterte at ang makaupo sa posisyon, si Vice President Lenny Robredo, hinahabol ni Senator Trillanes bago magtapos ang term niya ngayong June 30, 2019. Dahil kapag napabagsak si Presidente Duterte, ang upo, duly constitutionalized, the Vice President of the Republic of the Philippines, Her Excellency Lenny Robredo. And the Vice President will appoint from the Senate or from the House a certain congressman or senator to be the Vice President. And Sunny will be the line to become the Vice President. Yun ang pinakaplano ng ang totoong Narcolis. Para sirain, magingay ang taong bayan with a collaboration of the different church organization in the Philippines para magkaroon ng isa na namang mass movement pabagsakin si Presidente Duterte. Sir, bakit ka pumayag na sinungaling? Totoo lang sinasabi mo ngayon. Sir, bago ako lumubog last August 2018, hindi naman po lingid siguro sa kaalaman ninyo na mayroong isinampa sa akin na affidavit complaint ang isang multi-level marketing company, yung Archer World Marketing Corporation. Sir, hindi ako ang siyang mastermind ng pageant na iyon. Isa lang ako sa staff ng Archer Naga Brands with a partnership ng Exodus P79 Marketing, na hindi naman ako ang nagmamay-ari, kahit itrace nyo pa sa DTI, isa lang akong marketing executive doon. Ako lang ang nakataya, pangalan ko ang nakataya. Ngayon, umabot ng 500,000 pesos ang pera na kakailanganin doon para ma-settle yun. Na-ex-convict na ako, ayaw ko by this time, maano pa ako, malagay na naman ako sa hot water, makulong na naman ako. Hindi ko na pinangarap ulit, makulong pa. Wala akong choice. May mga nakakilala ako, may mga nakausap ako, hanggang sa nakilala ko sa Senator Trillanes,
nabuo ang plano na ito, hindi lang si Senator Trillanes kundi ang iba pa na staff ng ang iba pa na member ng Liberal Party, katulad ng staff ni Senator De Lima, si Attorney Phil, at yung ibang staff at mismong si Senator Risa Ontiveros. Ilang beses din kami nagkaroon ng pag-uusap at deliberation. At lahat ng yan ginawa sa isang universidad sa Manila, pati ang Project Sodoma. Pagkatapos ng proyekto na yan, ang pangako, bibigyan ako ng pera, babayaran ako. Pag ang nakaupo, si Vice President Leonel Robredo as President of the Republic of the Philippines, ia-absolute pardon ako sa lahat ng kaso ko at bibigyan ako ng posisyon sa gobyerno. Inaamin ko, mali ko yun. Hindi dapat ako nagpadala sa ganon, kaya lang wala akong ibang pagkukunan ng source para maklear lahat yun. Kung nagawa ko man yun dahil sa pera, kung nagsinungaling man ako dahil sa pera, siguro panahon din para itama ko yung pagkakamali na yun para hindi pa huli. Alam ko na nationwide manhunt ako at ayaw ko, at kung sa kasakali man na mahuhuli ako, buti ko ang makahuli sa akin organic na sa gobyerno. E paano? Kasi this past few days, after the election, nung wala nang pumapasok from the ocho derecho, naglaylo na sila. Si Senator Sanet Trillanes, kikipag-usap sa akin. Yung chief security niya na si Junel, hanggang kagabi, tinatry ko, sabi ko, kung gusto ko makausap si Senator, may SOP daw, may protocol, kailangan dumaan muna sa kanya. Dati wala namang ganun. Bakit ngayon marami nang ganun na SOP? Dati marami kami doon. May mga securities ang pinapadala sa akin from Magdalo. Ngayon, wala na. Mag-isa na lang kami doon sa condo, sa The Group Residence sa Pasig City. Sa room 713-A na pagmamayari ni Lita Salvador, na kung saan ang asawa noon, a certain attorney Salvador, isa sa mga supporter ng Ocho Derecho at nag-contribute ng malaki sa Ocho Derecho campaign. At yun ang isa sa mga dami ni Senator Trillanes sa kanyang different properties sa iba't ibang parte ng Manila. Okay. Thank you very much. The next question will be coming from Mar Gabriel and to be followed by Leah Inata. Sir, may nabanggit kang pera. Magkano yung naging usapan? 500,000. Then, sir, paano ka nagkaroon ng connection dito sa... Sa isa sa mga pare na direktang nakakakilala kay Senator Sanet Trillanes. Siya nagdala sa akin. Aya, pwede natin pangalan. A certain Father Albert Alejo. Sir, may mga inaakusang ng tao dito. Ano yung mga ebidensya mo na magpapatuloy na nasa likod mo, sir? Hindi lamang ebidensya, nandyan yung continuous communication namin ng mga grupo sa iba't ibang communications ko. Alam mo, sir, kung ebidensya, sir, na hayag or yung litaw, ano? Sa sitwasyon namin, sir, kalaban namin ng pamahalaan that time, nagpupulong kami sa ano? Walang pagpupulong na magaganap na hayag, parating patago yan. Kaya nga, kumagpulong kami nun, sir, sa mga tagong universidad, nagpupulong kami. Particularly, halos kadalasan sa De La Salle University at sa Ateneo de Manila University. Sir, sa pagyutang mo, maraming mag-iisip yan. Kaya sabi mo, wala na credibility. Yes, sir. Isipin ng marami, baka lumulusot ka lang sa mga kaso. Sir, hindi po mawawala yun, sir, sa taong bayan. Ano, sir? Bawat isa po sa atin, sir, may kanya-kanyang pag-iisip, may kanya-kanyang prinsipyo, may kanya-kanyang ideolohiya. Hindi ako lumitaw para muling paniwalain yung tao. Hindi ako lumitaw para ito na ang paniwalaan nyo at hindi na ito. Hindi ganun, sir. Lumitaw ako, nag-surrender ako sa otoridad sa pamamagitan ng Philippine National Police dahil nandun sa kanila yung tiwala ko. Okay? Pangalawa, gusto kong linisin yung pangalan ko at yung mga previous case daw na mayroon ako. Na kung saan, nung paglaya ko sa Bureau of Correction, hindi naman yung lumitaw, nung binakaroon check ako, kasi sir, sa Bucor, bago ka lumaya, ibabakaroon check ka. Nagulat din nga ako kung bakit nagsilitawan yan ngayon. Pero nandiyan na yan, haharapin ko yan. Ngayon, ipresenta ako ng
ng Philippine National Police sa pamumuno ni PNP Chief Director General Oscar Albayalde upang humingi ng paumanhin sa mga tao na nadawit, sa mga tao na pinangalanan na hindi naman talaga totoo at wala namang katotohanan ang lahat ng mga sinasabi. Sir, hindi po para paniwalaan ng taong bayan. Kung sa tingin ng taong bayan, kapanipaniwala ako, mas maganda. Pero kung sa tingin nila hindi, sila na po umusga. Pero siguro ko, sir, isa lang mapapansin mo ngayon. Sa lahat ng paglabas ko, may script ako. Ngayon, wala akong script. Improve ako nagsasalita sa harap mo. Sir, last on my part. Sir, yung huling presto sa IT, pwede ba namin malaman kasi yung ayos ng presto? Actually, sir, ano na yon? Nakaplano na po talaga yon. Linggo pa lang, May 6 ako lumabas, May 5, we had a meeting with the Project Sodoma team. Nandun sila Sunny, yung chief security niya, sila Junel, yung Magdalo Group, nandun yung iba't ibang religious organization, yung sa communications namin. Ang plano talaga, magpo-file kami ng kaso sa ombudsman. Kaya lang, yung abogado namin from the flag, headed by Attorney Chel Jokno, sila Teddy T. Chudoro T. Attorney T. yung dating nasa Supreme Court, tapos a certain Attorney Chito, kinuha yung serbisyo ni Attorney Abiel Pajardo ng IBP. Si Attorney Abiel Pajardo naman, ang suggestion, instead na pumunta sa ombudsman para mag-file, pumunta muna sa kanila, at pagkatapos ng filing, pagkatapos doon, isusumit ko yung sinumpaang sa lesay ko, then it's up to them to determine kung mabibigyan ako ng free legal assistance through ng NCLA na pinamumunuan ni Attorney June Ambrosio. Thank you, Leia Ilaban. Eh, nakaplano na yan. Nakaplano na yun, May 5 pa lang. Hindi yun bigla. Doon sa Bicoy, ang totoo ang Marco is 1 to 5, may mga dokumento pa doon binabasa, may mga tool ng mga binabanggit mong tao at itinagawin. Sino ang nag-fabricate mo na sabi mo kanina, hindi lang doon? As per my personal knowledge, lahat yun dala palagi in deference series of meeting ng grupo ni Senator Antonio Trillanes. Nakalagay yun sa brown envelope na dalawa. Ang sabi niya sa akin, pina-verify daw yun sa Anti-Money Laundering Council, yun daw ang mga account na existing, yun ang sasabihin ko sa video. At totoo na may script po yun, binabasa ko yun. At totoo pong ako talaga yun si Bicoy. Huwag na kayo magparahanap kung sino pang Bicoy. Dahil ako talaga si Bicoy. At ako yung nasa likod nun. E kung naiba-iba lang yung boses, ako pa rin yun. Ako si Bicoy. Okay? May binabanggit pa rin po na dragon sa likod niya. Hindi totoo. Walang dragon tato, si Bongo. Walang dragon tato, si Bongo. Okay? Kaya nga, nung lumitaw sa episode 3, na may dragon tato, si Bongo, naghanap na naman kami ng paraan para palitawin na may talagang tato siya at pinabura yung isang laro sa liga ng UNTV, kung hindi ako nagkakamali. Okay. Tapos kinalaunan nga, clear na naman siya ng UNTV. Di ba? Okay. So ngayon ma'am, tawag nito, si Paolo, hindi ko alam. Ano? Ayoko mag-ano, kasi hindi ko alam kay Sir Paolo kung talagang may tato. Kasi during the Senate hearing, ata nung senator sa Senate hearing, inadmit niya na may tato, kaya lang ayaw niya ipakita. Eh, hindi ko talaga nakita yon. Yung pagdadawit mo doon sa mga politiko sa Region 5 at sa Business Bay, lahat yun, ma'am. Gagawa na. Inuugnay lang namin pilit na mayroon talaga isang sindikato na pilit inililihis ko no ng kasulukuyang administrasyon yung atensyon sa kanila at itinatago sa Riyong Bicol. Sinabi mo kanina na ang paglutang o pagsasalita ni former Police Colonel Asierto nakaplano yun. Ng Sodomo. Nakameeting mo ba siya o nakaharap mo ba? Hindi lang nakameeting, ilang beses namin siyang nakasama. At kasama yon, advance party ko yon si Colonel Jojo, kasi siya yung nagsabi na si Bongo kasama ni Michael Yang.
para dating kasama mayroong alleged na ugnayan tapos ni Michael Yang. So para mas maging kapanipaniwala yung ang totoong narkulis, advance party mind conditioning si Colonel Juju Asyartong. Saan mo siya nakaharap? Saang lugar? Sa iba't ibang pulong, particularly sa De La Salle University sa Ateneo de Manila. Thank you. Okay, thank you very much. That's Leia of UNTV. And now we'll go with the question from Mark Makalalat. Good morning, sir. Sir, nung nakaraan nakausap ko yung kapatid mo, siya ba si Jomel? Si Jomarie, Jomarie? Joseph De Leon at Bingkula, my youngest brother. Totoo ba na may threat sa buhay din nila? Tsaka may part sila sa pagsuko mo? Opo. Actually, sir, nung nararamdaman ko na nailalaglag na ako nung grupo dahil tapos na ang serbisyo ko sa kanila, mabuti na lang, sir, yung kapatid ko, without my knowledge, nakipag-coordinate na rin pala siya sa pinsan ko na CIDG. I have a cousin who is a CIDG, a certain Ami Montales, and Major Ronnie Pabia. Mga kamag-anak namin yun. So, naghingi sila ng tulong, protection, kasi nung paglabas ko, may mga umaali-aligid na doon sa amin, dinudumog na sila ng tao doon sa bahay namin. Hindi mo na malaman kung kakampi o kalaban yung mga tao. Sir, yung kay Senator De Lima at kay former President Noynoy Aquino na may kinalaman din umano sa illegal drugs, totoo rin ba yun, sir? Gawa-gawa din po yun, sir. Gawa-gawa? Gawa-gawa din po yun. And sir, kung gawa-gawa lang lahat yan, sino gumawa ng script mo? Alin, sir? Itong sa 2019? Oo, sir. Pati yung mga episode 1 and 5. Okay. Ang Project Sodoma ay binubuo ng ilang katao. Hindi lang si Senator Sonny Trillanes, nandyan yung chief security niya. Hindi ko alam yung apelyedo, pero tawag namin sa kanya si Junel. Junel o Jerome ang pakilala niya, pero Junel. Okay? Sa mga conversation namin, ang code ni Senator Trillanes sa grupo is Estela. Okay? Kaya tingnan niyo yung mga communication ko, yan yung code niya sa grupo. Ngayon, nandyan din yung staff ni Senator Laila De Lima at a certain attorney Peel ng Office of the Senator De Lima ng Senado. Si Senator Ontiveros, ilang beses pumunta din doon, hindi naman madalas. Pero dalawa sigurong pumunta doon sa Ateneo de Manila para sa mga pagpupulong. Dalawa-tatlo. Tapos, a certain Yuli Villanueva Ong. Communications. Vicente Romano. Boom Enriquez. Then a certain businessman, Dan Sonko. So sila yung mga nasa likod ng production ng Ang Totoong Narkulis. Last question, sir, on my part, sir. Yung kay Senator De Lima at kay dating Pangulong Noynoy Aquino, sino yung nasa likod nun? Yung script din nun, sir? NBP din yun. During the time sa Bucor, kasi kailangan magkaroon ng direct link na mismong si Senator De Lima talaga, ay mayroon mismong sindikato ng droga. Kasi during the investigation of the House Inquiry, lahat lang sinasabi, tinuturo kay De Lima, through kay Junel, through kay Ronnie Dayan, through kay yun lang mga sinasabi. Pero kung sino yung tao na yon, siguro ko hindi sa ngayon ipinatitiwala ko na muna sa otoridad yon yung mga tao na yon, but they are the personnel of the Bureau of Correction na may matinding galit din kay Senator De Lima nung mga panahon na yon, kasi nung siya ang nakaupo na SOG secretary, nawala sila sa pwesto sa Bureau of Correction. Konek ko lang, sir, kasi nakadetain ngayon Senator De Lima So ibig sabihin yung kaso niya rin ngayon na may kinalaman sa legal na droga, possible din na gawa-gawa lang din? Hindi ko masasabing possible na gawa-gawa. Ako po is inutusan lang nung tao from the Bucor na may galit kay Senator De Lima para gawin yun. Iba yung nangyari kila Ronida, ay kila Herbert Colanco, iba yung nangyari kila JB Sebastian, iba yung nangyari kila Durano at sa iba pa. Yun, nagkaroon yun ng sunod-sunod na pag-uusap with the Department of Justice. At uulitin ko, hindi si DOJ Secretary Aguirre ang kumausap sa akin noon. Ibang grupo at hindi ka grupo ko yung nagsalita doon. Kasi ako sana yung pangpinali noon. Sir, yung sa Bucor, sir, ano ulit yung pangalan niya? Tsaka ano yung background nitong tao na to na kumausap? Katulad nga na sinabi ko, ipinapaubaya ko muna sa otoridad yung mga pangalan na yun. Siguro ko time will come, ililitaw natin yan. Pero siguro ko sa panahon ngayon, itinitiwala ko na muna sa otoridad. Particularly sa Philippine National Police at sa Department of Justice yung mga bagay na yun.
Ano po? Ah, hindi, wala akong parol. Actually, sir, ang sentensya ko is 6 years to 8 years. Meron akong na-earn na GCTA when I was in Naga City District Jail, kahit i-verify nyo yan doon. Turnover ako sa Bucor May 28, 2016. 11 months na lang laya na ako. So, definite po ang sentensya ko. Hinunid na po na magparol ako, sir. Bicoy, tawagin na lang kitang Bicoy dahil kinikita okay mo na ikaw naman si Bicoy. Okay lang, sir. Sa haba ng sinabi mo kanina na yung mga kinukwento mong ito, parang nakakatakot pakinggan eh. Yes, sir. Kailang balik ako dun sa basic question. Paano mo kami makukumbinsi o paano mo kami na nakikinig sa iyo ngayon, paano mo kami paniniwalain sa lahat ng sinasabi mo ngayon kumpara doon sa mga previous na sinabi mo na hindi naman pala totoo yun. At syempre, ikaw na rin, umamin ka na rin na because of your previous criminal record, paano mo kami ngayon makukumbinsi na paniwalaan dito sa lahat ng sinasabi mong ito? Okay na, sir. Okay na po. Una, sir, hindi po ako nagsasalita dito para paniwalaan ulit. Kasi sabi ko nga po, mang iba-iba ang isip ng tao. Mang iba-iba ang prinsipyo, ideolohiya, pwedeng sabihin na, nagipit na yan, no choice na yan, kinausap na yan ng PNP, magsalita na kasi si Presidente, pag ganito, ganito na ganyan. After nitong press ko na to, ang dami nang lalabas na naman na issue sa social media. Totoo yan, sir. Hindi po ako nagsasalita para i-ano ko sa tao na paniwalaan ako. Okay? Pero ito lang, sir, ang bibigay ko sa iyo na hindi to para paniwalaan. Ito lang, something ano lang. Lumapit na ako sa pamilya ko. Lumapit na ako sa dalawang taong malapit sa buhay ko na nasa otoridad, nasa Philippine National Police. Marahil magsinungaling man ako sa iba, pero sa sarili kong kamag-anak na nasa otoridad, na doon nakataya ang pangalan nila at nakataya yung pangalan nila para ipaglaban din ako sa mga nasa otoridad, imposible na po siguro yun na magsinungaling pa ulit ako. Unless otherwise, hindi ko kontrolado ang isip ng tao. Pero yun ang sinasabi ko, kung mapapansin mo ng mga unang pagsalita ko, scripted lahat. Di ba? May binabasa ako, ano po? Pero ngayon, sir, hindi sa akin to. Kay sir, kay PNP chief to. Wala po akong script. Kung ano yung dito, yun ang sasabihin ko. Okay. Alright. But hindi ako nag-i-insist na paniwalaan agad ako. It's up to the Filipino people to believe kung totoo ang mga sinasabi ko. At depende na yan sa sirkumstansya ng mga darating kung talagang kapanipaniwala itong mga ibinunyag ko. Okay, so dugtungan ko na rin. Excuse me.